kasama na daw natin si Senator Dick Gordon at malaman natin. Senator Dick, magandang gabi po. Hi, Peter. Hi, Rika. Tuwan-tuwa kayo. Ha? Akala nyo binagyan ko. Tuyo pa ako, tuyo. Sinabasang-basang sisiyo. Ay, Senator, welcome back. Salamat po. Oh, hindi ko baka natutuwa, pero talagang sabi ko nga, what a difference a day makes. Ano, dati natin meeting lang pinag-uusapan natin. Eh. Ngayon, kayo ang naging flavor of the night. And the day. Opo. This is almost unbelievable. You're in the center of several storms, not just one storm, Senator Gordon. And please tell us, how do you feel about it? Oh, I'm happy. I know I'm doing my job. May umaaray. At mayroong nagsasabi, huwag kayong maniwala dyan sa COA. Dito to ang sinasabi niya, huwag kayong makinig dyan. Oh, mayroong nagsasabi ulit. Siya rin yun, ha? Huwag kayong maniwala sa Senado. They are destroying institutions just to save their hides, no? Hindi tama yan. Sumumpa tayo na poproteksyon natin ang tao. Sabihin ng Pangulo natin, huwag kayong attend. Wala mangyayari dyan. That's wrong. Dapat ang gawin niya, tawagin niya yung mga tao niya na in-appoint niya. Totoo ba yan? Kung sabi kayo na totoo, marap kayo doon. Pagkamali kayo, papakulong ko kayo. Pero kung pagtatanggol na sasabihin mo, sisirain mo pa yung COA. Yung COA ang ating bantay sa mga ginagawang katiwalian o maaaring pagkakamali. O yung Senado, Blue Ribbon Committee, na ang dami na namin napakulong, na tao rin ng mga presidente na papakulong. Yung sila Arcusino, sila Robles, nakatago yung dalawang, yung pangalawa ng PIDEA, si Acerto at saka si Fajardo, nagtatago. At saka hanggang ngayon may nakakulong yung sa Customs. Tapos tinanggal si Payal doon, nilipat sa Muntinlupa, tinanggal uli doon. Hindi naman natatanggal si Digong, hindi siya natatanggal, yung presidente natin. Pinopromote pa nga eh. Yung si Marcos, pumatay na doon sa loob ng kulingan. Inlipat lang doon sa Mindanao, colonel pa, mabuti na lang, tumahimik na ata. Pero hindi tama yan. Ang presidente, protection ng bayan. Ang Senado, protector ng bayan yan. Para kung may tiwali, malalaman natin. Kung mawala yan, wala na tayong demokrasya. I remember, sabi nga ninyo eh, Mr. President, konting respeto naman. Obviously, wala pong ano naibigay na ganun na at katakot-takot pa nga ang binanggit niya na sabi niya wala namang nangyayari diyan, daldal lang ng daldal. To make matters worse, nabanggit din niya na kung kayo binabastos, stand up and leave. Hindi baling ma-contempt kayo. I'll make sure na mai-extract, that's the word, mai-extract ko kayo within 24 hours. Sabi niya, there will be a crisis if that happens. Serious stuff, Senator Gordon. Peter, it is really an effort not to distract away from the issue at hand. Saan napunta yung pera? Sino nagnakaw ng pera? Yan ang issue. Inaalis nila yung issue. Nananakot sila, nandi sila atin. Di gawin nyo. Sandali na lang, magbabago na ang gobyerno. Maaaring manalo kayo, swerte kayo. Pero pag natalo kayo, you're an ordinary citizen. Hindi nga kayo ma-impeach, pero you'll be treated as an ordinary citizen. Kailangan nananagot kayong lahat dyan. At ang importante rito, yung kapakanan ng tao. Dahil galit na talaga ang tao, nagugutom sila. O, tingin nyo, ininakaw, isang kumpanya lang, 8.9 billion. Ano nangyayari sa atin ngayon? Nasa labas yung mga nurses, nasa labas yung mga health workers. Bigay nyo yung SRA namin, ano ba kayo? Mag-resign na kayo, Secretary Duque. Galit yung mga tao dahil merong panahon magnakaw, pero walang panahon na bayaran yung mga tao. Walang ibibigay raw na pera. Iyan ang sinasabi ko, paano mabibigay ng pera kung yung inipon natin na pera ilulusin? Ang utang natin ngayon because of COVID is 1.1 trillion pesos. Ang utang ng bayan natin is 11 trillion pesos. Aba, hindi pa tayo dapat matakot dyan? At pagka nagbago yung rating natin, nako, ang lalaki ang interest ng utangin ng gobyerno, hihirap ang buhay natin. Kaya dapat, huwag niyong pipigilin para makita ng buong mundo na nag-aayos tayo, na matino pa ang ating bayan. Kasi pag lumalabas na kung anong gusto ng hari, o yun ang masusunod, eh talagang wala nang demokrasya, iiwanan tayo na lahat. Ano, para tayong Taliban, wala nang rule of law. Yan ang importante dyan, yung rule of law. Namimiss ko tuloy, partner, yung makita si Senator Gordon eh. Alam mo naman yung gandang lalaki nito, yung ano ngayon eh, yung topic na yun. Pero Senator, dun nga po sa tinatakbo ng investigasyon sa Senado, nakikita po natin, na di-discover ninyo na may mga ties
yung mga nangyaring procurement sa mga tropa ng ating Pangulo. So parang parang in a way may links na nakikita doon nga po sa mga inconsistencies na nangyayari. Paano po kung paangat ng paangat yung mga madidiscovery ninyo hanggang sa makita na meron pala talaga na ganito nga po kadikit na mga ties doon sa pinaka mismong matataas na posisyon natin? What will happen, sir? May mga pwede ba tayong kasuhan? May pwede po ba tayong habulin? Huwag niyong harangin. Kailan yung sinasabi niyang pangaharang niyo? Pagka na-discover lahat siya, babalik sa inyo yan. Unang-una, yung mga in-appoint niya, mga tauhan niya, andun na ako. Kung matino ang ginagawa. Pero tatlo yung in-appoint niya, si Lau, si Lo, at saka si Leong. Di ba? In-appoint yan, nagagalit si Bongo dahil sinasabi ko rin. Wala akong sinasabi na naging aide niyo yan o naging utusan niyo yan. Wala. Ang sinasabi ko lang, under the authority of sinasabi mo kanina, SAP. Sino ang SAP nung araw? Si Bongo. At hanggang ngayon, hindi niya maalaman kung senador siya o siya pa rin ang SAP. That is the problem. Hindi kami tuloy comfortable dyan. But anyway, libido as it may, ang nakikita natin, hindi mo pinagkatiwala yung pera ng tao na bilyon-bilyon sa isang taong nangangalang Christopher Lloyd Lau. At walang pananagutan kahit kanino. Hindi siya makontrol ni Wendell Avisado. At dapat ako kontrol yan. Pangalawa, when you go down to it, ang dami na malalaki. Bibilayan ko lang sa inyo yung mga kwan, yung mga kumpanya na binigyan ng malalaking kontrata. Hindi ba dapat magtanong tayo? Halimbawa, yung una, yan, Parmali, 880 million. Suzhou, Construction Machinery Corporation, 898 billion. Phil Pharma, 1.7 billion. Hafid and Erasmus, 892 million. Biocide, Medical Instrument, 779 million. Fergen, 727 million. JV Sunways Construction, 725. Marami yan, tuloy-tuloy. Alam mo, sabi ko sa mga tao ko, tingnan nyo lang yung above 50 million, then 50 million above. Kung na yun, plunder. Ito, bilyon-bilyon. Pag hindi na lang mapaliwanag yan, may problema tayo. Kaya hinaharang. Huwag kayo makinig yan. Kowa ba gagawa ng mali? Yan ang kung yan ang tungkulin nila eh. Ang Senado ba? Pagbibigyan namin yan? Of course not. We will not do that. And therefore, pag hinaharang nyo yan, may mangyayari. Ano lumabas ngayon? Pagbalik mo lang balik doon sa mga katao, pare-pareho ang commonalities na. Number one, they all came from Ateneo de Davao, their lawyers, they campaigned for President Duterte. Wala masama doon. Sinasabi ko lang ito para marakita niya ang factual basis. At sila ay napunta sa PMS. Under yan ng SAP. Tatlo sila. At lahat sila nalagay sa magagandang pwesto. Sabi pa nga ni Lau, hindi ko malaman kung paano ako napunta rito. Hindi niya mapaliwala. Medyo naiinis na kami. No? Mali ba ano yan? Janitor ba yan na pwede kang mag-apply? Papasok ko na lang. And to make a long story short, when you go back and back and back, ako ganun eh, may timeline. Makikita mo niyo na aba, may litrato, may video. Nagulat lahat doon. Pati si Senator doon. Saan mo kinuha yan? Hindi, kapalas ko yan. RTV Network ang nagpakita niya, hinahanap lang namin ano ang nakalitrato doon. Dumating si Michael Yang, na kaibigan ng presidente na tika China, dala niya yung formally, yung presidente na wanted sa Taiwan, wanted ha, sa Taiwan. Kung pinakita formally, andun ang Food and Drug Administration, si Ms. Puno, yung director noong araw, andun yung iba, yung Assistant Secretary Felt, at nakita. So nagkaroon ng koneksyon na, siguro hindi naman sinasadya, nilabas nila noong araw, nagkaroon ngayon ng koneksyon na kung ikaw, babanghay mo yan doon sa baba, oh, kilala ng presidente yan. Sasabihin lang ng isang tao na malapit sa presidente, ibigay nyo sa kanya yung kontrata. Magtataka ka ba, bakit 8.7 billion ang binigay dyan sa formally lamang? Samantala, Peter, subukan nyo, any region, ipindutin nyo yung formally corporation. Ang lalabas dyan yung Taiwan News. Nakalagay doon, nanloko yan sa Taiwan, hinahanap yan, at ang naloko nila ay $50.8 million, may arrest warrant yan from Taiwan. At hindi natin malaman kung ano sila. Hindi sila Taiwanese, sabi Singaporean. Pero ang damdam ko, lahat may pinanggalingan yan kasama nila Michael Yang. Hindi ko kilala si Michael Yang. I have nothing against him. All I know is that these circumstances, and it's not guilt by association, it is a series of events na lumalabas doon sa mga investigasyon na dapat ipaliwanag. Kung ipapaliwanag at wala naman nangyari, fine. Eh kung hindi mapaliwanag, ba't hindi mo chinek? Oh, ikaw, Mr. Lau, abogado ka. You have the duty to do
extraordinary diligence. No, due diligence na lang, huwag na extraordinary. Ang lalaki ng binibigay mo, hanapin mo, meron bang kaso ito? Uy, 650,000 lang ang paid up capital stock nito, ang bibigay mong kontrata yan, bilyon-bilyon, 8.7 billion. Oh, meron palang kaso ito sa Taiwan. Uy, meron palang warrant of arrest itong mga presidente nito. Hindi ba dapat nag-ingat ka na? Sinabi mo, oy, teka muna, hindi namin may bibigay sa inyo, hindi kami nakakasiguro sa integrity ninyo. Mm-hmm.